所有的老听众。Sa ating mga mag-aaral ay lubhang napakahirap dahil sa pandemya ang ating naranasan. Kung kaya ang mga guro sa ilalim ng Departamento ng Filipino ay gumawa ng mga video lesson na maaaring makatulong sa mga mag-aaral upang higit nilang maunawaan ang mga paksang aralin at matamok ang kanilang pagkatuto. Marami pong salamat. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Isipresya! Kalina, kinalain ang hapit-hapit-hapit at magiging na guro ng Baitang Siyam ng Departamento ng Filipino ng DCS MNHS. Paghahat yung nakaalaman tungo sa kaunlaran. Sige ng Maria Cristina Gargoyle. Ako si Binibining Robilin Salazar. Kami ang mga guro sa Pilipino Baitang Siyam na handang tumabay para kuminang ng bagong alaman tungo sa pagkatuto ng aming mga mag-aaral. Magandang araw! Ako si Minibining Marisa L. Pergis, ang inyong guro sa Filipino Baitang Siyam na maghahatid ng bagong kaalaman para sa ikatlong markahan, ika-apat na linggo. At bago tayo magtalakayan, nariritong muli ang ilang mga paalala. Una, bago sagutan ang inyong module, basahin at unawaing mabuti ang mga patnubay na nakatala sa inyong weekly home learning plan. Ikalawa, huwag kalimutang lagyan ng pangalan, baitang, seksyon at pangalan ng guro ang inyong sagutang papel. At ikatlo, huwag mahihiyang magtanong kung may hindi maunawaan o maintindihan. At para sa araling ito, ikaw ay inaasahang nakapaghihinuha sa mga sanhi ng pagbabago o transformasyong nagaganap sa tauhan. At para sa ating pagsisimula, suriin mo. Susuriin ninyo at ibibigay ang inyong pahayag ukol sa larawang aking ipapakita. Narito ang unang larawan. Ano kaya ang mapapansin sa mga larawang ito? Tama, ito ay nagpapahayag ng emosyon ng pagiging masaya. May nagbago ba sa emosyon ng karakter mula sa simula hanggang sa wakas? Mahusay. Walang nagbago sa emosyon ng karakter. Para naman sa ating pangalawang larawan, may pagbabago bang naganap sa karakter ng mga tauhan? Magaling! Mayroong nagbago o transformasyong naganap sa karakter ng tauhan mula sa una hanggang sa huli. Mula sa pagiging masaya, malungkot, hanggang sa pagdadalamhati ng ating tauhan. At iyan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay ang transformasyon ng karakter sa maikling kwento. At upang higit nating maunawaan ang paksa, naririto ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Babasahin ninyo at uunawaing mabuti ang maikling kwento na pinamagatang Testimonyang Lila ni Artista Devi. Ito ay maaari ninyong mabasa sa aming inihandang LEAP o Learner's Packet.
Maaari nyo rin itong panoorin sa YouTube na nasa link na nasa ibaba. At para sa inyong pantulong na kaalaman, narito ang isang video tungkol sa testimonyang lila ni artista Levy. Halina't basahin, unawain at panoorin. Thank you.
Matapos ninyong basahin o panoorin na ang akda, tingnan nga natin kung naunawaan ninyo ang nilalaman ng kwento. Narito ang ilang mga gabay na tanong. Maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Una, tungkol kanino ang natunghayang kwento? Pangalawa, saan at kailan naganap ang kwento? Ikatlo, sa palagay mo, kung masaya naman siya sa kanyang pamilya, bakit kailangan magtrabaho sa ibayong dagat para maging kasambahay? Kaapat, ano ang dahilan sa labis na kalungkutan ng kasambahay? At ikalima, kapanipaniwala ba na nangyari sa tunay na buhay ang pang-aabuso sa mga kasambahay, pati na rin ang huling sinapit ng tauhan? Ipaliwanag. Ngayon naman, upang palawakin ang ating pag-aaral, gagawin ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pag-aaralan ninyo at uunawain ang transformasyon ng karakter sa maikling kwento. Tungkol saan nga ba ang transformasyon ng karakter sa maikling kwento? Sa mga salaysayin, may dalawang pangkalahatang klase ng tauhan, isang lapad at isang bilog. Lapad ang karakter kapag walang pagbabagong naganap sa kanya hanggang sa wakas ng kwento. Bilog na karakter naman ang mga tauhang may naganap na pagbabago, buhat sa pagiging masaya halimbawa, naging malulungkutin na ang karakter o mula sa pagiging api na tutong lumaban sa huli. Pero kailangang kapanipaniwala ang pagbabago, physical man, emosyonal o maging sa mga paniwala at panindigan. Ika nga, dapat may mapagsasaligang batayan o dahilan sa pagbabago. Halimbawa, maaaring napagtanto kalaunan ng karakter na may katangian, lakas o kakayahan na noon niya lamang natuklasan. Sa gayon, naging kakabit nito ang kanyang pagbabago o transformasyon. Maaari ring isang pangyayari ang bumago sa katauhan o prinsipyo ng tauhan. Halimbawa, magbabago ang karakter kung naging saksi, napilitan o nakapagkatuwa ang gumawa ng isang krimen o aksidente na siyang naging kriminal. Sa gayon, mawawala na ang kanyang dating sarili at may kaakibat na ring pagbabago sa panuntunan ng pakikipagkapwa o ang pananaw niya sa buhay. Ngayong natalakay na natin ang transformasyon ng tauhan sa maikling kwento, halina't ilapat ang inyong natutunan sa pamamagitan ng gawain sa pagkatuto bilang apat. Batay sa mga pahiwatig at mga pangyayari sa kwento, pupunan ninyo ang talahanayan na nasa ibaba. Isusulat ninyo ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Naririto ang format na maaari ninyong isulat sa inyong sagutang papel. Sa unang column, naririyan ang pangunahing tauhan. Ikalawa, noong kapiling ang kanyang pamilya sa Indonesia. At ikatlo, bilang kasama sa bahay ng mga amo sa Hong Kong. Ilalagay ninyo ang kalagayan ng tauhan, dahilan sa ginitong lagay, at mga patunay mula sa kwento. At para naman sa huling bahagi, gagawin ninyo ang karagdagang gawain, gawaing pasulat numero 1. Pipili kayo ng dalawang pangyayari sa kwentong inyong binasa na naranasan ninyo at isusulat ninyo ang transformasyong naganap sa inyo at ang naging sanhi sa pagbabago o transformasyong ito. Muli, isusulat ninyo ang sagot sa inyong sagutang papel. Naririto ang format na maaari ninyong isulat. Naririyan ang pangyayari sa unang kolum, karanasan ninyo sa pangalawa, transformasyong naganap, at ang huli ay ang mga sani ng transformasyon o pagbabago. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat, kita-kita tayong muli.